Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tayo ay magbabalik-aral inshallah sa pag-aaral natin every Saturday night. At kabilang sa mga biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, na natapos natin pag-ayunuhan buong buwan ng Ramadan. Si bro, saan si ano? Yung balik Islam na bago. Ito. Salamat warahmatullah. Masyaallah. Mga first time nag-ayuno. Bro, wala ka bang absent nung ano na pag-ayuno mo ng Ramadan? Kompleto? Isang buwan? Kompleto po sa ayuno sa umra. Ah, nag-umra ka. Pero nabayaran mo na ngayon after ano? Alhamdulillah. Ikaw, bro? Dalawa, inshallah. Ha? Mga first time. Ito, ikaw, bro. Ito, bago mo sinin to. Nag-muslim yung kapatid natin, siguro ilang araw na lang bago matapos yung Ramadan? Yung nag-muslim ka? Ilang araw na lang magpatapos yung Ramadan? Hindi, kasimula na yun. Mga dalawang araw, kasimula ang Ramadan. Oo, dalawang araw. MashaAllah. Alhamdulillah. Walaikum salam wa rahmatullah. Ngayon mga kapatid, inshallah, ang tatalakayin natin ay ano yung kalagayan natin pagkatapos ng Ramadan? Ang kalagayan natin pagkatapos ng Ramadan. Ano yung topic natin, Bro Nuruddin? Bro Nuruddin, ano yung topic natin? Ano yung pagkatapos ng Ramadan? Yung kalagayan natin pagkatapos ng Ramadan. Yung sitwasyon, kumbaga ikaw bilang isang Muslim, ano yung kalagayan ng pagkatapos ng Ramadan? Okay? May mga tao na pagkatapos ng Ramadan, una bago dumating ang Ramadan, sila ay mga matitibay na. Sa makatawid, sila ay nagsasala ng ilang beses sa isang araw, sa tamang oras. At nung pumasok yung Ramadan, bago dumating yung Ramadan pa lang, sabik na sila na magsagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Bakit? Dahil ang buwan ng Ramadan, mga kapatid, ito ay pagkakataon para sa atin, para patawarin ang ating mga kasalanan. Kaya magandang balita, balitaan ng mabuti, ang tao na sinamantala ang buwan ng Ramadan na dumating sa kanya, para sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa ng sari-saring kabutihan. Dahil hindi natin alam mga kapatid, baka yung Ramadan na dumating sa atin, ito na yung last na Ramadan. Last Ramadan, hindi ito ha, na dumating. Last Ramadan, may mga kilala tayo, kakilala, kamag-anak, kaibigan, nag-fasting kasama natin. Di ba? Nag-ayuno. Yung iba na sa Pilipinas, kasama natin sa pinapadala ng pera para magpang-iftar nila, pang-break ng fasting, pang sahur. Pero ngayon sila ay nasa kanilang mga hinlayan na hindi na naabutan yung buwan ng Ramadan. At may mga tao naman na one day na lang, two days bago yung Ramadan, namatay sila. Tayo, alhamdulillah, lahat na nandirito nakapag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang iba nakapag-umra pa. Ito ay biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang tao, mga kapatid, na yung kalagayan niya pagkatapos ng Ramadan, siya yung taong matuwid. Matuwid, matibay yung kanyang pananampalataya. At nung dumating ang Ramadan, mas lalo siyang naging matibay sa kanyang pananampalataya, lalo naging matuwid, lalong naging mabuti, lalong naging relihiyoso, matatag ang kanyang pananampalataya. At nung paglipas ng Ramadan, siya ay naging malungkot. Bakit siya malungkot? Dahil wala na sa kanya, wala na siya sa mabuting buwan. Sa buwan na kung saan dinodoble ni Allah ang gantimpala ng mga tao. Na kung saan nandito yung pagkakataon na pinapalaya ni Allah ang mga tao mula sa impyerno. Kapag gagawa ka ng kabutihan, dinodoble ang yung paggawa ng kabutihan. At maaring mabago ang buhay mo, mabago ang buhay mo, ang tadhana ng iyong buhay, mabago yan kapag naabutan mo yung gabi ng Laylatul Qadar. Paano mababago mga kapatid? Dahil sa Laylatul Qadar, kaya tinawag na Laylatul Qadar, ito yung gabi ng kapasyahan. Qadar, yung pagpapasya, yung pagtatakda. Diba? Halimbawa may nangyari sa'yo, wala, Qadar Allah. Ito yung tinakda ni Allah. Maaring mabago yung masamang mangyayari sa'yo. Dahil sa gabi ng Laylatul Qadar na yan. O di kaya mayroong hindi magandang mayroong kang hindi magandang kalagayan sa buhay mo. Halimbawa, sa pamilya mo, mayroon sa kanila hindi magandang ugali. Tapos nung nadatnan yung Laylatul Qadar, pinagdua mo kay Allah, Ya Allah, baguhin mo yung sarili ko unang-una, baguhin mo yung mga asawa ko, yung mga anak ko, ayusin mo sila. Bro Isa, no, pagdua kay Allah, mga pag-asawa ko, insha'Allah subhanahu wa ta'ala, sa lalong madaling panahon. At sa mga kapatiran dito, maaaring mabago ang buhay mo kapatid kapag sinamantala mo yan. Yung tao na ito, na
bago dumating yung Ramadan, matibay na siya, at nung umalis yung Ramadan, siya'y naging malungkot. Dahil hindi na siya makagawa ng mga kabuti na tulad na kanya ginagawa niya sa buwan ng Ramadan. Ngunit, pagkatapos ng Ramadan, siya ay nanatiling matibay pa rin. Siya ay nanatiling matatag pa rin. Kung mabuti siyang Muslim bago dumating ang Ramadan, pagdating ng Ramadan, lalo siya naging mas mabuti at mas naging mas mabuti siya after ng Ramadan. At kabilang yan sa mga tanda na naasaksihan niya, naabutan niya, nagkaroon na pakinabang sa kanya ang buwan ng Ramadan. At yung Laylatul Qadr nasaksihan niya, insha Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nagsala siya, gumawa ng kabutihan sa last 10 days ng Ramadan, walang pagdududa na nasaksihan niya ang gabi ng Laylatul Qadr. Kaya mga kapatid, yung tao na nagbago, tandaan natin ito, ito yung kaida natin, ito yung pamantayan ng ating buhay. Pamantayan, itatak natin ito. Ang tao na nagbago pagkatapos ng Ramadan, nagkaroon siya ng pakinabang pagkatapos ng Ramadan. Kumbaga, ang Ramadan sa kanya ay naging mabuti. Dahil nagbago siya. Halimbawa pa nito, dati hindi siya nagsasala ng mga sunnah. Nasala. After ng Ramadan, nagsasala siya ng mga sunnah. Hindi lamang yun. Dati may mga ugali siya na hindi mabuti. Pagkatapos ng Ramadan, nagbago siya. Tanda yan na yung Ramadan na dumating ay nagkaroon ng pakinabang sa kanyang buhay. Nabago siya, binago siya ng Ramadan. At nakuha niya ang pinakapakay ng Ramadan. Kung ano yung pinakadiwa ng Ramadan. Na ito yung sinabi ni Allah, Ya ayuhaladina amanu, o kayong mga sumasampalataya, inobliga ni Allah para sa inyong pag-aayuno, kutiba alaykumusiyam, kama kutiba alalladina min qablikum. Tulad ng pag-obliga ni Allah sa mga taong nauna sa inyo, ano yung pinakadiwa? La'allakum tattakun. Nang sa ganun kayo ay maging matatakutin. Tattakun. Magkaroon kayo ng taglay niyo yung pagkatakot kay Allah. Kaya yung tao, mga kapatid, yung tao na pagkatapos ng Ramadan at nagbago siya, nakuha niya ang pinakadiwa ng Ramadan. Nakamit niya yung pinakalayunin ng buwan ng Ramadan. Ito yung unang tao. Ito yung unang kalagayan ng tao na to. After ng Ramadan, nagtatahajud pa rin siya. Hindi niya iniwan yung pagkatahajud. Yung pagpa-fasting ng 6 days. Lahat tayo, alhamdulillah, siguro ang iba sa atin nagsimula na ng 6 days. Ang iba natapos na. Ang iba kinukompleto pa. Kasi pagkatapos ng Ramadan, mayroong 6 na pag-aayun na sunna sa buwan ng Shawwal. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo ngayon nasa ika-11 days ng Shawwal. Ang sabi ni Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan, man sama Ramadan, sino man ang mag-ayun ng buwan ng Ramadan, thumma, pagkatapos, at ba'ahu sittatan min Shawwal, sinundan niya ito ng 6 na pag-aayuno, 6 na pag-aayuno pagkatapos ng Shawwal, kana kasiyamid dahar. Para siya nag-ayuno ng buong taon. Subhanallah, napakalaki ng reward mo, kapatid na Muslim. Kapag nag-ayuno ka ng 6 na araw after ng Ramadan, buong taon kang nag-ayuno. Ang sabi ni Propeta Muhammad sa ibang hadith, man sama yawman fi sabilillah, sino man ika ang mag-ayuno ng isang araw para kay Allah. Isang araw lamang mag-ayuno ka. Ang layunin mo kung bakit ka mag-ayuno, para kay Allah. Hindi para puriin ka, hindi para sa mga tao, hindi para sabihin na relihiyoso ka, o hindi para sa pagda-diet kaya ka nagpa-fasting. Kasi may mga tao nagpa-fasting para diet, no? Kasi totoo naman, at hindi lamang yan, para maligtas sa mga sakit. Na pag-aralan ng mga dalubhasa na yung pagpigil sa pagkain o pag-iwas na sa pagkain, yung pagka-fasting, ito ay ligtas sa maliligtas mo yung sarili mo sa mga uri ng sakit. Di ba, nagkalat na yung sari-saring sakit sa panahon natin ngayon. Ngayon, kapag ikaw ay mag-aayuno, dahilan niya para maiwasan mo ang mga uri ng sakit. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad SAW, ang pagkain ng isang Muslim, 1/3 sa pagkain, 1/3 sa kanyang inumin, 1/3 sa hangin, sa kanyang paghinga. So, ito yung pagda-diet. Ngayon, kapag ikaw ay mag-aayuno, ang layunin kung bakit ka magka-fasting ng isang araw para kay Allah, ano yung gantimpala? Ba'adallahu wajahu anin nar sab'ina kharifa. Ilalayo ni Allah ang kanyang muka. Ibig sabihin, ilalayo ka ni Allah mula sa impyerno ng 70 years. Subhanallah. 70 years. Isipin mo, napakalayo sa kabilang buhay, ang layo mo sa impyerno 70 years bago ka makapunta ron. Ibig sabihin, inshallah, hindi ka makapunta ron. Ang layo ng pagitan mo mula sa impyerno, 70 years, ang lalakbayin. Kaya ba natin maglakbay ng 70 years? Tuloy-tuloy, halimbawa, aeroplano. Maglalakbay ka 70 years. Saan ka na makapunta nyo? Yung 70 years. Lagpas na yung mundo, di ba bro? Baka sa labas na ng
Sa ibang mundo na. 70 years, mga kapatid. 70 years, maglalakbay ka. Ganyang kalaki ang reward ng tao nag-aayuno para kay Allah. Kapag yung intention mo, para kay Allah. Pero kung pakit ng tao, walang saysay. Paano pa kaya ang reward ng anim na araw? Ngayong buwan ng Shawwal. Para ka nag-ayuno ng isang taon. Para ka nag-fasting ng isang taon. Kaya, mashallah, napakalaki ng reward ng pag-aayuno ng anim na araw. Ito yung unang tao na pagkatapos ng Ramadan. Hindi lamang siya nagsasala ng tahajjud sa Ramadan. Hindi lamang siya nagsasala ng tahajjud noong tarawih, ng witir sa Ramadan. Pati yung pagka-fasting, hindi lamang sa Ramadan. Kasi kahit after Ramadan, may mga fasting pa rin na sunnah. Ito yung 6 days ng Shawwal after ng Ramadan. Tuwing Monday, Thursday. Ano pa yung mga fasting na sunnah? Ha? 13, 14, 15 every month ng Hijri. No, every Hijri calendar. Sa Hijri calendar, no, hindi sa Gregorian. Ano pa? Ano? Sige nga, example kayo. Yung mga sunnah na fasting. Lahat kayo alam nyo to. Nag-aayuno kayo. Yun na yung sinabi niya. Ha? Ha? Yawm Arafa. Aywa? Ashura. Ano yung ba niyo yawm Ashura? Mashallah. Sa Muharram. Sa Muharram, mashallah. Ano pa? Fasting ni Dawud. Alayhi salam. Paano yung fasting ni Dawud? Alternate. Ngayong araw, fasting siya. Bukas, hindi fasting. Tapos bukas ulit, fasting. Kinabukasan, hindi na naman. Yan yung pinakamainam na fasting. Ano pa? Yung nazar. Ibig sabihin ng nazar, ito yung susumpa ka. Sasabihin mo, Inshallah, kapag makapasa ako sa exam, magka-fasting ako ng 3 araw. Nangako ka. Pwede yun. Nazar tawag doon. Kaya nabagit sa Surat Maryam, Inni nadartu li rahmani sawma. Nung kinausap si Maryam ng mga tao, kasi nagulat yung mga tao eh, meron siya daladalang bata. Ya Maryam, paano nagkaroon ka niyan? So ang sagot niya, Inni nadartu li rahmani sawma. Falan ukallimal yawma insiya. Sumumpa ako kay Allah sa Rahman, sa makabagin na hindi ako magsasalita. Ano ako, Inni nadartu li rahmani sawma, na ako ay mag-aayuno. At hindi ako magsasalita, makipag-usap. Walaikum salam, rahmatullah. Wala akong kakausapin sa mga tao. Kaya yung hinayaan niya magsalita, nung tinanong siya, bakit ka nagkaroon ng anak? Sino? Si Isa alayhi salam. Si Jesus. Si Isa, siya yung sumagot kung bakit siya nabuntis. Kung bakit siya nagkaroon ng anak. Kaya ito yung mga fasting pagkatapos ng Ramadan. Maraming fasting, mga kapatid. Hindi lamang sa buwan ng Ramadan. Ang kanya lang, ano yung pagkakaiba nila? Ano yung pagkakaiba ng mga fasting na iba? Sunnah tsaka wajib. Sunnah tsaka wajib. Tayb, ayun yung unang kalagayan ng tao pagkatapos ng Ramadan. Mabuti siya pagkatapos ng bago ng Ramadan. Nung dumating ang Ramadan, lalo siya naging mabuti. At after ng Ramadan, lalo siya naging mabuti. May tao naman, bago dumating ang Ramadan, kumbaga, ano siya, sida-sida. Yamin Yasar. Kumbaga, kung saan yung magustuhan niya, dun siya. Kung ano yung maibigan niya, dun siya. Itiba'ul hawa wa shahawat. Kung ano yung maibigan niya, magustuhan niya, mapagnasahan niya, sinusundan niya kagad. Wala siyang pakialam kung halal o haram ang kanyang ginagawa. Basta para sa kanya maganda, ginagawa niya. Ano yung bid'ah, shirk, haram, wala siyang pakialam. Kung ano yung magustuhan niya, ginagawa niya kagad. Tayib. Nung dumating ang Ramadan, subhanallah, nagbago siya. At napakarami nila. Nung dumating ang Ramadan, ano yung nangyari? Nagbago siya. Wan ni'am. Ito yung mabuti para sa kanya. Mabiyayang tao ito. At after Ramadan, naging tuloy-tuloy siya. Maraming ganyan, mga kapatid. Ako, hindi ko maalala, hindi ko makakalimutan din. Nag-Muslim din ako bago yung Ramadan. O kaya sa Ramadan na. Na Ramadan na. Doon ko na sinabi sa sarili ko na Muslim ako. Doon ako nag-ikrar na Muslim na ako. Kasi wala nagpasyada sa akin eh. Kumbaga, basa-basa lang. Basa ng babasahin. Tapos, pag sasabihin mo yung ashadu ala ila ilallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, Muslim ka na. So, sinabi ko to. At nanindigan na ako, ito ay, sa Ramadan nangyari ito. So, hanggat sa alhamdulillah, tuloy-tuloy na. Kaya maraming mga tao na nagabayan sa buwan ng Ramadan, tulad ng kapatid natin, nag-Muslim siya sa Ramadan, di ba bro? At, itong Ramadan na nag-Muslim yan, alhamdulillah. At ito si Johnson din, mashallah, kapatid natin.
Hindi, marang na yan si Johnson. Pangalan lang. Oh, marang na yan. Ano lang, sa pangalan lang. Tsaka sa ikama. Sino pa yung mga, mayroon ba rito nag-Muslim noong Ramadan? Ito, si Isa, mashallah. Ha? Pero Ramadan ka nag-shada. Mashallah. Kinabukasan ng Ramadan, ito. Diba maraming ganyan. Maraming mga tao na ginabayan sa buwan ng Ramadan. At hindi lamang sa mga mapagpalang araw sa buwan ng Hajj. Kasi nagtatanong yung mga Kristiyano, naka-curious sila eh. Mga kapatid, kung pagdating naman sa Islam, sa ating pananampalataya, ilarawan po natin ito maigi. Ang daming mga tao na yuharibun ng Islam. Ibig sabihin, sinisiraan nila ang Islam. Kaliwat-kanan. Kaliwat-kanan. Tsaka yung mga Kristiyano na debater, mga 70 Adventists, ano pa. Ayan yung kadalasan eh. Yung mga saksi ni Jehovah, born again. Sinisira ng Islam. Ang dami sa ano, sa Facebook. Iniinsulto yung katagang Allah. Yung katagang Allah. I'adhan billah. Sinasabi nila, Allah is devil. Ang dami sa Facebook. Ginagawa nila. Sila ay mga arrogante. Mga mangmang. Bakit? Kasi ang mga naunang Kristiyano sa Palestine. Klas, nukta. Nukta. Diba, tuldukan natin yan. Bigyan natin ng selyado. Ang naunang mga Kristiyano saan? Mga Grego ba? Yung mga Grego? Mga Romans? Hindi. Palestine yan. Bakit? Taga saan si Kristo? Palestine. Kung tatanungin natin yung mga Kristiyano sa Palestine, tatanungin mo sila, sino yung Panginoon mo? Allah. Allah. Hanggang ngayon, meron ako Biblia ng mga taga-Palestine. Ang nakalagay na pangalan ng kanilang Diyos ay Allah. Kanya lang, meron silang maling paniniwala. Ano ito? Pag-aakusa na si Allah ay may anak. Ang Diyos ay tatlo. Dito sila nagkamali. Yung roh na tinatawag, yung kaluluwa, at yung anak, al-ibin, al-ab. Ito yung paniniwala nila kasi meron akong Biblia ng Arabic eh. Yung mga Christian sa Jordan, sa Syria, sa Egypt, yung tinatawag na Kibtiyah, yung mga naunang Kristiyano pa, nauna pa sa Pilipinas, nauna pa sa mga Romans, Christian na sila, ang pangalan ng kanilang Diyos ay Allah. Kanya lang, tulad ng sinabi ko, inaakusa nila na si Allah ay may anak. Di ba? Pero ganun pa man mga kapatid, yung paninira sa Islam, kaliwat-kanan, ano yung sabi mo kanina bro? Yes sir, Yamin? Ha? Kaliwat-kanan, totoo. Hindi lamang mga naninira sa Islam, mga Kristiyano, pati mga Hudyo. Pinapatay pa nila mga Muslim. Sa Amerika, ganun din. Sa West. Pati mismo mga Muslim sinisiraan yung kapwa Islam. Yung mga ahlul bid'a. Di ba? Yung mga gumagawa ng bid'a. Pero ganun pa man, araw-araw may nagmumuslim. Sa Islam ka lamang makatagpo na pinapatay yung asawa, yung anak sa Palestine. Magsasabi ng Alhamdulillah. Ang pasasalamat ay kay Allah. Nagpapasalamat sa Diyos. Pinatay na yung kanyang anak. Alhamdulillah. Sa Islam lamang, mga kapatid. Yung buong pamilya namatay, siya lang yung natira. At sasabihin niya, Alhamdulillah. Hindi siya pupunta sa ibang pananampalataya. Hindi siya lilipat ng pumatay sa kamag-anak niya, mga Hudyo. Lilipat siya sa Hudyo. O lilipat ng pananampalataya sa mga sa pananampalatayang Kristyanismo. Kasi sasabihin niya, ang Islam pinabayaan ako. Wala, walang ganun. Bagkus sila ay nanatiling matatag, matibay sa kanilang pananampalataya. Kaliwat kanan, mga kapatid, ang paninira sa Islam, pero araw-araw may nagbumuslim. Araw-araw may nagbumuslim. So, ito yung pangalawang tao na pagkatapos ng Ramadan, bago yung Ramadan, masama, at nung dumating ang Ramadan, naging mabuti, at after ng Ramadan, naging mabuti siya. One ni'am, at sila yung mga tao na biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ginabayan ni Allah. May mga tao naman, mga kapatid, nang dumating ang Ramadan, bago dumating ang Ramadan, masama rin sila. Pagdating ng Ramadan, naging mabuti sila. Pero pagtapos ng Ramadan, balik sa dating gawain. Back to reality. Ika nga. Nung bago dumating ang Ramadan, hindi nagsasala. Nung Ramadan, nagsasala. Gumagawa ng kabutihan. After Ramadan, iwan uli yung pagdarasal. Balik sa gawain haram. Ano yung masasabi natin sa magandang tao? Tanggap ba ang kanilang fasting? Ha? Sagot. Tanggap ba ang kanilang fasting?
Hindi kaagad. Sino nagsabi hindi? Tanggap ba yung kanilang sala, yung kanilang mga ginawa? Allah alam. Alalahanin natin si Allah ay makatarungan. Si Allah ang pinakamakatarungan. Lahat ng ginawa mong kabutihan, makikita mo. Lahat ng ginawa mong kasalanan, makikita mo. Ang sabi ni Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَى. Sino man ang gumawa ng katiting ng kabutihan, kahit na sinlaki ng atom yan, sinlaki ng atom na hindi natin nakikita, kabutihan ginawa mo, papaano yan? Sabihin natin, nagsalita ka ng mabuti, tumulong ka kahit sentimo, makikita mo yan sa kabilang buhay. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَى. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَى. وَمَنْ يَعْمَلْ. At sino man ang gumawa ng shar, ng kasamaan, makikita niya ito sa kabilang buhay. Kahit na sinlaki ng atom yan. So kabutihan, kasamaan, makikita mo sa kabilang buhay. Yung kabutihan na ginawa ng isang tao sa buwan ng Ramadan, saksi yan, khlas, musajjala. Nilista ni Allah yan. Hindi mabubura yan. Kaya lang, after ng Ramadan, yung kasalanan na ginawa, another na naman yun. Ibang kasalanan yun. At hindi niya na isakatuparan ng tama, ng wasto, ang pinakalayunin ng Ramadan, ng pag-aayuno, ang magkaroon ng takot kay Allah. Kasi yung takot niya kay Allah sa Ramadan lamang. After ng Ramadan, nawala sa kanya yung takot na ito. Isang buwan lang, isang taon. Ha? Isang buwan, isang taon. Isang buwan lamang. Pero inshallah, yung mga ganun tao, ipagduan natin sila kay Allah, paalalahan natin sila kay Allah na maging tuloy-tuloy ang kanilang pagbabagong buhay. Ang kanilang pagbabagong buhay. Na gabayan sila ni Allah, huwag nilang sayangin yung pinaghirapan, pinagpagura nila. At napakarami rin nila. Ngayon, pupunta ka sa mga masjid, Salatul Fajr, kakaunti lamang nagsasala. Kakaunti na lamang. Diba? Noong Ramadan, marami. Kasi gising sila eh. Diba? Pero mga kapatid, ipagduan natin sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pang-apat na tao, after ng Ramadan, bago dumating ang Ramadan, walang saysay sa kanyang Ramadan. Nung dumating ang Ramadan, walang saysay yung Ramadan. After ng Ramadan, wala pa rin saysay. Sila na yung mga tao na kasi ang kanilang puso. Kumbaga, matigas na kanila yung kanilang puso. Ipagdua sila kay Allah, da'wahan sila, iparating sa kanila ang Islam. At napakarami rin nila. Diba? May mga kilala tayong ganun eh. Dumating ang Ramadan, parang wala lamang. Tayo, mashallah, bago dumating ang Ramadan, excited tayo, makapag-fasting, makapag-ayuno. Pero sila, parang wala lamang. Ano ba yan? Ano ba meron sa Ramadan? Diba? Ginugutom nyo lamang sarili nyo. Pinapagod nyo lamang sarili nyo. Pero ang isang Muslim, mga kapatid, ang isang sumasampalataya kay Allah, lahat ng dumarating sa kanya na pagkakataon, sinasamantala niya. Katulad ng Ramadan, malaking pagkakataon. Yung Hajj, malaking pagkakataon. At yung mga sunna, malaking pagkakataon. At hindi lamang yan, ang bawat paghinga mo, paghinga, mga kapatid, yung bawat paghinga mo, yan ay pagkakataon para kay Allah na ikaw ay magbalik loob sa Kanya. Humingi ng kapatawaran sa ating mga sarili. Wallahi, mga kapatid, sumpaman kay Allah. Try mo, ikaw dito. Punta ka sa hospital. Libot ka dyan. Makakita ka, hindi makatayo. Hirap. Kahit gumalaw, konting galaw, hirap. Tayo rito, mashallah. Mag-basketball pa. Ibig sabihin, malulusog ang pangatawan. Di ba? Pinapasalamatan yung ganyan, mga kapatid. Ang iba sa atin siguro dito, lahat ng pagkain pwedeng kainin eh. Ang tinutukoy ko yung mga halal, no? Yung sweets, ano pa, kolesterol, putok-batok, makain pa. Ang iba, bawal sa kanila. Subhanallah. Ang iba, nahihirapan huminga. Ang iba, nahihirapan magsalita. Ang iba, hindi makapunta ng masjid para magsala. Lahat tayo nakapunta. Kaya, bawat sandali, bawat hininga, Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bawat sandali mga kapatid, bawat paghinga, pinapasalamatan si Allah. Tandaan mo, tandaan natin yung talata na ito na sinabi ni Allah. Ang sinabi ni Allah, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ وَلَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ. At kung kayo lamang ang ay magpapasalamat kay Allah, magpapasalamat kayo kay Allah, ano yung resulta ng pagpapasalamat kay Allah? لَأَزِيدَنَكُمْ. Daragdagan ni Allah sa inyo yung biyaya na mayroon kayo. Ang kabilang sa mga dahilan ng paghaba ng edad ng tao, paghaba ng edad, mashallah, yung iba sa atin siguro gustong humaba yung edad. No? Para saan? Bakit gustong humaba yung edad? Para makapag-asawa pa ulit?
Bro Adel, yun ba? Para lumakas, para makapag-asawa ulit. Yun ba, Bro Adel? Hindi. Para gumawa ng kabutihan. Ang sabi ni Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan, khayrukum, ang pinakamabuti sa inyo, man tala umruhu, humaba yung kanyang edad, wahasuna amaluhu, at naging mabuti ang kanyang gawain. Ibig sabihin, sa tuwing humahaba yung kanyang edad, gumagawa siya ng kabutihan. Ito yung pinakamabuti. Washarukum, at ang pinakamasama sa inyo, ang pinakamasama sa inyo, ang sabi ni Propeta Muhammad, man tala umruhu, siya na humaba ang kanyang edad at sumama ang kanyang gawain. Ibig sabihin, sa tuwing tumatanda siya, pasama na pasama ang kanyang ginagawa. Kaya nga sa kabilang buhay, kabilang sa mga paparusa ni Allah, yung hindi kakausapin ni Allah, at-tayb zan, yung zani na matanda, sheikhun zani, yung matanda na nagzizina. Kasi kung kailan tumanda, saka gumawa ng zina. Subhanallah. Malaking parusa sa kabilang buhay yun. So tayo dito mga kapatid, sa Islam, yung bawat paghinga natin, magpasalamat kay Allah. Alalahanin natin, tandaan natin mga kapatid, la yu'rafu qadru shay, hindi malalaman ang kahalagahan ng isang bagay illa inda fuqdanihi, maliban na lamang kapag nawala na ito sa iyo. Hindi mo malalaman ang kahalagahan ng isang bagay maliban na lamang kapag wala na sa iyo ito. Ang kahalagahan ng iyong mata, hindi mo malalaman yan kapag wala na yung mata mo. Yung pandinig, ang iyong kalusugan, ang iyong asawa, halimbawa, ang iba dyan sa inyo, hindi mo malalaman na mahalaga pa sila yung asawa mo, mahalaga pala yung mahal mo sa buhay, kapag nag-iwalay na kayo. Diba? Bro Haris, diba? Kaya mga kapatid, bawat sandali tayo nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito lamang, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallamu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May tanong ba? Tanong? Tanong. Masarap yung kape? Hindi. Sira na yan eh. Sige. Ano yung tanong mo, bro? Ah, bakit di abot sa topic natin? Hindi ka ba nakinig ng topic natin? Ha? Ano na? May tanong yung kapatid natin. Lapit ka rito, lapit ka, lapit ka. Ito. Halika. Para marinig na naman. May mga nanonood, kailangan marinig nila yung tanong mo. Halika. Bro, halika. So ito yung mga kapatid. Salam kayo rito, bro. Salam. Masyalam. Ito yung tanong ng kapatid natin. Painggan natin yung tanong ng kapatid natin. Ito. Bago Muslim, first time niya mag-Ramadan. Buha, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, rahmatullah. Ang aking katanungan kay Ustad, kung tama po ba yung ginagawa ni Shaira na isa siyang Muslim? Pakinggan natin, oh. Tama raw ba yung ginagawa ni Shaira? Sino ba si Shaira? Hindi ko siya kilala. Singer? Muslim siya, Muslim? Ha? Laylatul Qadar, tapos? Nag-concert, Laylatul Qadar. Hindi nga. Totoo yun, Laylatul Qadar, nag-concert. Subhanallah. Ha? Nakarecord ka rito, bro, ha? Kasi na ayaw. Hindi, mga kapatid, ang una, ang buwan ng Ramadan, tayo nga, hindi tayo nag-basketball pag Ramadan. Hindi tayo naglalaro. Halal yung basketball. Tapos, kakanta ka pa, gagawa ka pa ng haram. Iyan lang dila. So, una, mayroong pagsalita sa hindi kilala yung ginagawa. Pero yung pagkanta, ito ay haram.
ang musika ay haram. Pangalawa, kapag yung kanta ay malaswa, kasalanan, na, at yung kahulugan niya hindi maganda, lalo na kung ito ay taliwas sa Islam, dodoble yung kasalanan na ginagawa. Diba? Sumisikip yung dibdib. Bakit bro? Bakit? Bakit? Pero yung kanta bro, haram yun. Haram. Anong kanta? Wala nang tanong, inshallah? And then, may tanong dito, ano ba yung uunahin? Yung utang ng buwan ng Ramadan o yung Shawwal? Ang pinakatama, ang pinakadapat gawin ay ang pag-aayunuhan yung kulang. Tapos yung last, yung 6 days na pag-aayuno. Pero kapag si babae, natatakot siya, na kasi may dalaw siya, di ba, may dalaw siya, hindi niya alam yung dalaw niya, yung daura niya, tapos yung buwan ng Shawwal, minsan lamang, walang problema, minsan naunahin niya ang sitta, tapos yung kada, yung mga hindi niya napag-ayunan sa buwan ng Ramadan. Si Aisha radiallahu anha, sinabi niya, nag-aayuno siya, binabayaran niya yung mga utang niya ng Ramadan sa araw ng bago yung sa buwan ng Sha'ban. Ibig sabihin, bago yung buwan ng Ramadan. Okay, so, lumipas sa kanya yung mga unang buwan ng mga sunna na ano siya, yung iba na pag-ayunuhan niya yung mga sunna. So, Ustaz, pwede natin gawin na magkanoon natin suli sa babae na kung nangyayari? Tanungin mo muna yung babae kung anong kalagayan niya. Kasi minsan, yung pag-aayun ng babae, yung daura niya, minsan may 7 days may git, tapos may mga, o kaya may mga bagong panganak, di ba? Tapos minsan lang yung buwan ng Shawwal, napakalaki ng reward na ito, unahin niya yung 6 days. So, may choice. Tama. Pero mas mainam yung Ramadan talaga yung pinakatama. Kasi ang sabi sa hadith, malinaw yung sinabi sa hadith, man sama Ramadan, mag-ayun ng buwan ng Ramadan. Pagkatapos sinundan niya yung 6 araw pagkatapos ng Shawwal. Tayo, malinaw? Wallahu alam. Ganito lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.